May mga bagong gamit ang Philippine Coast Guard na makatutulong kontra-smuggling, terorismo, ilegal na droga, pati sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Grabe, 12 rigid hull inflatable boat o ribs at 10 mga 4x4 pickups at higit 70 mga rubber boats. Ang ilan lamang sa mga surface assets na bagong ide-deploy ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang parte ng bansa. Binili ang mga nasabing equipment bilang bahagi ng upgrade program ng Philippine Coast Guard na nagkakahalaga ng higit 200 milyong piso. Ang mga ribs ang gagamitin sa paghahabol o paghahabol sa mga illegal fishermen at iba pang law enforcement missions laban sa smuggling, terorismo at illegal labor. Boats and inflatable boats, kasama rin sa mga dinagdag set ang 7 boost na gagamitin naman daw sa training ng mga Coast Guard cadet at 5 ambulansya para sa mga rescue operation. Dumalo sa turnover ceremony si Defense Secretary Delphi Zana at DOTR Secretary Art Tugade na matatanda natin na dati ng Philippine Coast Guard ay napapailalim o sakop ng DOTR. Ikinatuwa ni Secretary Lorenzana na nagsilbing panauhing pagdangal sa nasabing turnover ceremony ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard na aliyay katuwang sa AFP sa pagpapatrolya sa municipal waters at maging sa exclusive economic zone ng bansa. Sabi naman ni Secretary Tugali, bahagi lang ang mga bagong assets sa iba pang idaragdag na equipment ng Coast Guard. Collaboration na ni Tugali ang pagbabantay sa karagatan, hindi lamang ng AFP at Coast Guard, kundi maging ang PFAR at iba pang sangay ng gobyerno. Ilan sa mga bagong floating assets ay i-deploy sa Tawi-Tawi kung saan malaki ang pangangailangan sa patrol capabilities ng Philippine Coast Guard. Doon din daw kasi dumaraan ng napakaraming foreign ship at nagsisilbing backdoor ng bansa mula Malaysia at Indonesia. Madala kinumpirmarati ni Secretary Lorenzana na 4 na barkong pandigma ng China ang dumaan sa Cebu Strait mula noong Pebrero sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Sinabihan niya raw ang Chinese ambassador noong Sona na dapat magbigay ng abiso ang China o magpaalam ang mga Chinese warship bago dumaraan doon sa mga susunod na pagkakataon. Pagamat pinahihintulutan dumaan ang mga dayuhang barko sa Cebu Strait sa ilalim ng prinsipyo ng right of innocent passage, iba ang mga panuntunan pagdating sa mga barkong pandigma. Ito ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Rafi. At Chino, ano pa yung mga inaasahang darating na asset nitong Philippine Coast Guard at kailan nagsimula itong mga upgrade na ito? Walang pagkaka-intindi natin dito, Rafi. No? Hindi naman napuputol kasi itong mga nilalagdang agreement sa pagbili at pag-upgrade ng mga assets ng Philippine Coast Guard. Yung 2016 ay napirmahan nga itong Coast Guard Capability Upgrade Program. No? So isa sa mga aasahan nating darating na malaking barko ng Philippine Coast Guard ay yung mga OPV o Offshore Patrol Vessel na bilili mula sa bansang France at ibang mga 30-footer na mga patrol ship na galing naman sa bansang Japan. No? Pero ayon nga kay Secretary Tugade ay meron pang ibang mga parating na assets sa Philippine Coast Guard. Lahat na ito ay tungo sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard na patrolya o ikutad ating coastline na sinasabi nga mas malaki pa raw o mas mahaba pa ang Coast Guard, ang coastline ng Pilipinas kaysa sa coastline ng bansang Estados Unidos. Maraming salamat, Chino Gaston.